Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay naglabas ng pahayag at kurkuro ang dating presidential spokesperson na walang iba kundi si Attorney Trixie Cruz Angeles na posibleng magaya si Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Erap Estrada na napatalsik sa pwesto kung mapapatunayan daw di umano natutuan niyang may pulboron video ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, matatandaan na ayon na rin kay Attorney Harry Roque ay betrayal of public trust ito kung nagkataon at ito nga ay isang impeachable offense. Dagdag pa di umano ni Attorney Trixie Cruz Angeles ay hindi pa daw di umano mapapanahon para ipalabas ang nasabing video na ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay magaling na strategist ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte matapos nitong i-deny ang pulboron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung sino pa man daw ang mga taong nagbabalak na siraan si Pangulong Bongbong Marcos ay wag nang malamang daw di umano ituloy ito kasi nga ay matagal na daw di umanong mulat ang marami sa ating mga kababayan at alam na nila kung sino ang mga taong hindi nila dapat paniniwalaan at kung sino ang mga taong dapat nilang paniniwalaan. At isa na daw di umano si Pangulong Bongbong Marcos sa mga taong dapat nilang paniwalaan. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay matagal na daw nilang alam na wala di umanong ibang hangad ang Pangulong Bongbong Marcos kundi ang tuparin ng huling habili ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos na make the Philippines great again. At kitang-kita naman natin sa lahat mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na ayon pa sa ikauunlad sa ating mahal na bayan at para gawing mayaman muli ang bansang Pilipinas. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, kung totoo yung polboronic video, mag-resign na kasi. Kung kumilos pa ang taong bayan at military, siguradong balik Hawaii yung president. At yung tambaluslos, dapat dalhin na sa Pasig River, paliguan para matauhan. Wala pa sa tamang panahon para ilabas ang arsenic video na yan. Hintayin nating manalo si Trump para mag-iba na ang kanilang foreign policy. Hawak ng kano si Kuting kaya hindi makakilos ang AFP at PNP. Noong si BBM ay nangangampanya, hangang-hanga ako sa galing magsalita at mangako. Ang pangarap ninyo ay pangarap ko. Ay mali, pangarap ng asawa ko. Kasi happy wife, happy life ang motto. OMG, nabudol kami buong pamilya ko. Reverse strategy yung sinabi ni former President Rodrigo Rua Duterte para ilabas na nila ang polboronic video. End quote. Matagal na ni Madam Maharlika at today nag-comment po si FPRD. And he was asked about the video. So I hope maririnig po ninyo ito. I have, nasa TikTok din, I took a portion, excerpted a portion of the video and nasa TikTok natin, but let's play this one. Hopefully, marinig. Okay, there you go. Yeah, he says, video. Wala yan. Yung video. I said that every... So he says, wala yan. Well, I can say, dito maraming mayor, dito maraming leader nagtitake ng you know what. Tapos, he says further, there's no such thing. Sabi niya, there's no such thing. Kasi kung andyan pa yan, matagal nang lumabas yan. Okay. And that's it. Wala yan. Inulit pa niya. Mayor, okay, so
Ngayon, maraming, oops, maraming nagtatanong ngayon kung anong ibig sabihin nun or what is our take on that. Alright, so this is what he says. So he says first, wala yan. Okay. Kasi merong video na pinag-uusapan and he says, wala yan. And then he says something I can say. And he talks about maraming leader dito, may mga mayor na kung nagtitake ng illegal na substances. Or one particular one, no? Tapos he goes on to say, wala yan kasi kung totoo yan, matagal nang lumabas yan. So what can we pick up from this? Well, first, nalihis siya and it seems that alam niya yung punteriya ng video but he says is there's several leaders at may mga mayor daw na nagtitake ng ganon. Implying that this is entirely possible, that the event allegedly contained in the video, whatever it is true because there are others who do that. And then he says, wala yan. Kasi kung totoo yan, matagal nang lumabas yan. What is he establishing? Hindi sa inaano niya, no? Hindi sa binabaliwala niya. Kasi he doesn't say whether or not he believes in it. So, except nang sinasabi niya is merong ganon in, there's certain leaders who actually do something like that. Pero ang sinabi niya is kung totoo yan, lumabas na yan. Ang tingin ko, this is my opinion, ha? Ang tingin ko dyan is he's establishing a fact. Several facts. Number one, that he's not involved in it, in the video. And two, he does not know for sure that it exists. Okay, so what is he establishing? Wala siyang kinalaman dito. He's not saying it directly, but he's saying wala siyang kinalaman dito. The reason ito yung interpretation ko is kasi a week ago, may nag message sa akin from the military, from that group that supposedly or allegedly saw this alleged video. Hindi niya sinasabing siya, no? But you're saying that merong kasing umikot na balita na maraming may hawak ng alleged copies ng alleged video na yan. And that they had seen it. And ang sabi is, a group of PMAers daw ay meron na nun. So may umikot na balita na merong mga may hawak na kopya na ganun. And according to the rumor mill, isa doon si dating Pangulo. So in saying this, what he's saying is wala siyang kinalaman dyan, hindi niya alam yan, and he doesn't believe it exists. Kasi yung existence niyan is simply a matter of belief right now. And sa kanya, hindi siya naniniwala. Of course, lahat yan mapabubulaanan pag lumabas, kung mayroon man, ang video na yan. So, mahalaga yan, lalo na sa panahon ngayon. Kasi may mga ino-oppress, di ba? May mga pinatatahimik. May mga tinitreten, nakakasuhan. Kasi kahit ako mismo, may nag-message na sa amin na, hala, makukulong ka or something like that. You're in trouble. No? Pagka yan, may nangyari, you're going to be in trouble. Ginaganon ako. So, mayroong calls na nagaganon at meron din minsan nasa message. Okay. So, and therefore, ang tingin ko is yun yung that's one way of dealing with that issue. May mga iba ang interpretation nila ay chine-challenge nilang ilabas yung mga kopya na yan. But I don't think so. Kasi may timing ang lahat. So, may timing ang lahat ng ito. Bakit ko sinasabing may timing? Bakit sinasabi na hindi pwedeng ilabas yan ngayon? Okay. Ang tingin ko dyan is the reason naghihinala ang administrasyon dito kay VP Inday at kay former President Duterte, hinala, take note, is because of the GMA formula. Okay? Noon, nung si GMA ay Vice President, there are two versions of this, no? Nagkaroon ng coup, supposedly. Well, quote-unquote. Or rebellion, and they were able to take over. Ang ruling ng Supreme Court doon is on whether or not maaaring tumakbo pa si GMA, ang sabi ng Korte Suprema, dahil umabot ng 2 years, yes, entitled si GMA to another term of 6 years. Nung umabot ng 3 years, sorry, 2 or 3 years, 2 years, I think, ay umabot, 2.5, ay because of that, maaari pa siyang tumakbo ng isang term. So, ito kasi yung reason kung bakit very insecure at very worried ang administrasyon dun sa mga Duterte. We know that VP Inday had no plans of anything.
We know that President Duterte has repeatedly said he is retired, he's no longer seeking office. Although once in a while, sinasabi niya, takbo kaya ako. If in-impeach si Inday, I will have no choice but to return to politics. So, yun yung konteksto. Kaya worried na worried yung administration, baka sila ma-erap. Diba? At kung ma-erap sila, hindi yan gagawin ng maaga pa lang within the first year. Kasi dahil yung Supreme Court ruling, parang 2 years or more pa kailangan para ma-entitle yung VP to run for another term. And therefore, it is important for former President Duterte to indicate and send a strong signal na wala siyang interes. Na he's not interested in any kind of takeover, na wala siyang interest dun sa pagpapalit na leadership, and that he himself is retired. He did not even talk to any of the military, di ba? Wala siyang kausap na PNP kasi sabi niya, sinong siraulong military o police ang maniniwala sa akin? Bakit pupunta sila sa akin? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!